morning! Welcome to Mila's Kitchen. Ngayon, gagawa na naman tayo ng ibang version ng spaghetti. Ayan, gawa po tayo ng chicken spaghetti. So, ito po yung mga kakailangan nating ingredients. Siyempre, yung pasta. Ayan, 800 grams po yan. Then, isang kilong spaghetti sauce. 1/4 kilo na chicken breast. So, less tayo sa meat, kaya 1/4 lang. Ayan, 3 cloves of garlic. And isang maliit na sibuyas. Yun, sachet lang nabili ko na cheese, ganyan lang. Walang available na malaki. Then, yung asin, marami siya kasi yung iba ilalagay natin sa pagpakulo. Then, 4 tablespoon na mantika. Kasi sa pagpakulo din mamaya. And gagamit din ako ng chicken broth cubes and ground black pepper. So, ang una ko pong gagawin ay magpapakulo muna ako ng tubig. Ayan, lalagyan ko siya ng asin at saka mantika. Ayan, kaya marami yung asin ko at mantika kasi para dito po yun yung iba nun. Ayan. Ilalagay natin para may lasa yung ating pasta. Ayan. Tapos yung mantika naman para hindi sila magkadikit-dikit. Yan, antayin lang natin na kulong-kulo na yung tubig. Saka natin ilalagay yung ating pasta. So, para mas madaling kumulo, kailangan ay takpan natin yung ating kaserola. Yan, kulong-kulo na yung tubig natin. Ilalagay na natin yung ating pasta. So, nakalagay dito sa balot 10 minutes ang proseso ng nito para lumambot. So, ito na lang din yung susundan, 10 minutes. Iba-iba kasi yung nakalagay, bawat brand ng Pero yung brand naman kasi nagamit ko, talagang subok na subok ko na to. Ayun, habang inaasikaso natin yung yung pasta, gagawin naman natin yung sauce. Ayan. Inuna ko lang yung sibuyas. Konting sibuyas lang yung gamit ko dito. Yan, isunod ko na kaagad yung bawang. Yan, konti na lang yung mantika ko kasi may mga basher na yung mantika ko kapag marami akong nilalagay. Kaya konting-konti na lang yung nilalagay ko. Kaya kasi dinadamihan ko yung mantika kasi yung lutuan ko ay hindi non-stick. So, madali siyang madaling mawala yung mantika. Yun, nilagay ko na yung yung chicken. So, konting-konti lang po yan kasi less meat daw tayo ngayon dapat, sabi ng government natin. Pero lalagyan ko po yan ng ng tubig, kunting tubig lang, mga 150 ml para lumambot muna yung natin chicken. Kasi mamaya pag may sauce na yan ay hindi na natin siya patatagalin.
Ilagay ko na rin po yung chicken broth cubes. Yan, nakakapagbigay po ito ng additional na sarap ng lasa dito sa ating gagawing spaghetti sauce. Lagyan ko rin po ng ground black pepper. Yan, antayin lang natin na maubos yung tubig. Saka pwede na nating ilagay yung ano, yung sauce, yung spaghetti sauce. Yung paglalagay naman po ng sugar sa spaghetti ay optional na yun. Ito kasing ginamit ko ay Filipino style, kaya okay lang din na wala na siyang sugar. Pero pag Italian style, yung gamit kong sauce, naglalagay ako ng sugar. Yan. Kung marami po kayong cheese na kinayot, pwede na rin po itong lagyan ng cheese, yung ano, yung sauce. Bukod dun sa ilalagay natin sa toppings. Mas magiging masarap po kapag marami ka namang cheese, pwede na siyang lagyan. Diyan sa sauce pa lang. Yan. Saglit na lang po ito at maluluto na po yung ating spaghetti sauce. Yan na po, luto na po yung ating sauce. So, maglagay na tayo sa isang serving plate. Yan, eto na po yung ating finished product. Nilagyan ko na ng cheese sa ibabaw. So, yung dami naman po ng cheese ay depende na lang kung gaano karami yung gusto mo. So, yan. Yan na po yung ating very budget-friendly na version ng chicken spaghetti. Ayan. Sana po nagustuhan nyo ang na-share kong recipe ngayong araw. Thank you po!